Good evening, mga neighbors and mga kabarangay. There were, may mga nagtatanong po tungkol sa solar panel dyan sa harap ng bahay namin. Sabi ni Kuya Jet, so naisip kong gumawa ng video para, kasi marami daw nagtatanong gusto magpakabit o nagtatanong curiosity. So, dyan sa harap po ng bahay namin, nilagay ko lang dyan sa, ano, sa baba. Pero pag nag-mower sila, bago sila mag-mower, kailangan ko itaas din sa ibabaw ng bintana. Magiging parang shield or something. Naisip ko parang kung paano gagawin. Pero gusto po namin makatipid ng kuryente. So, ang layout po niyan ay yung solar panels. Naka-series siya ng dalawa. So, bali pang 24 volt na system yan. Tapos yung 24 volt na marami, may dalawang 60 watts, may dalawang 50 watts, may dalawang 30 watts yata dun sa labas. So mga 60 plus 60, 60 plus 60, 120. 60 plus 60? 50 plus 50, 220 na. Plus dalawang 60, 220 plus 60, 280 watts na. 280 watts po yung solar na nakalagay dyan sa labas. And ang voltahe lang po niyan ay, ang VOC niyan, voltage open circuit, ay mga 44 volts. So hindi naman yan makakuryente. Parang welding machine lang yan yung voltahe. Pero yung amperahe niya, depende sa dami ng ulap. In short, magkano ang natitipid namin sa kuryente? May metro po yung aking grid tie inverter. So, tiningnan ko, bago nung gabi, pinicturan ko, and next night, pinicturan ko, yung unang kalahating araw, kasi tanghali ko yung kinabit. Yung kalahating araw, pinicturan ko, nung gabi, pinicturan ko, parang ano, 2 pesos and 50 centavos kalahating araw. Nung kinabukas ang araw po, so pinicturan ko nung gabi, next day, buong araw yun, pinicturan ko ulit ng gabi yung ano kasi nakalagay dun, watt hours. So, kung 985.58 watt hour, 984.97 yata, 87, nung unang araw. Nung pangalawang araw, parang 985.20 something. So, ang nagawa niyang kilowatt hours sa isang araw, mga 0.5 or 0.2 lang yata or something. So, yung 0.2 kilowatt hour, i-multiply mo sa 10. Kasi parang mga 10 peso per kilowatt hour yata binabayaran natin sa Meralco. Sa school. So, pag multiply mo yan, makikita mo kung ilan kilowatt hour per day ang na-produce ng solar and ang nabawas din sa bill ng electricity nung nandito sa ano, nandito sa circuit, sa kontador namin. So, nung kalawang araw ay parang 5 peso. Palagi ko maraming ulap. Na ikatlong araw, parang umabot siya ng 8.8 peso per day. So, pag ginumpute natin yun, ang, kung 10 peso per day ang kaya, kung lang ha, 300 times 30, 300 peso ang natipid per day, per month. Pero kung katulad yan, minsan 2 pesos lang, minsan 8 pesos, minsan 5 pesos. Kung 5 peso, ibig sabihin 150 peso lang per month ang matitipid. Tapos kung 750 o 8 pesos, mga 180 peso per month ang matitipid. Kailan pa yung break even niya, return of investment? Magkano yung ginastos ko? Noong unang panahon, so ano yan ha, 200, ilan nga yung sabi nga din? 280 watts, 60 plus 20, 280 watts. Kung 280 watts, nung binili ko yung mga panel na yan, ang presyo pa ng solar panel ay 55 or 50 peso per watt. So, ganun kamahal yung times nila lang. Plus yung grid tie inverter, ang bili namin yan ni Sir Nolly ay 14,000 noon yun. Kasi may limiter yan, kaya mahal. Pero ngayon sa Lazada, mga 28 na lang yan. Yung 600 watts na ano. So, pag compute-compute nyo na ganun, makocompute nyo kung kailan kikita yung iyong grid tie inverter na solar. Ang gusto ko lang ay, ginawa ko po itong video na to kasi gusto ko lang wag nyo ulitin yung mga mali ko. Yun.
Ang una kong mali ay bumili ako agad. Ngayon, 2.5 na lang ang 100 watts na solar. Noon, 5,000 kasi 50 peso per watt nga eh. Ngayon, 25 peso na lang per watt ang solar panel. So, yung iniisip ko na kapag nagkapit ako ng solar, ganito matitipid ko every month. Mas mabilis pa yung pagbaba ng presyo ng solar panel kaysa dun sa kinita ko dun sa solar panel na binili ko na akala ko pinakamura na dati. So si Sir Noli, bumili siya after 1 year yata. Ang naabot lang niya, ang gastos lang niya sa 100 sa 400 watts na solar panel plus 14 plus 600 watt na grid tie inverter ay parang 35,000 lang yata yun. Ako ang nagastos ko parang 50,000. Tapos ang na-contribute lang niya every month is 200 peso, 100 peso. So kailan pa yung magbe-break even, di ba? May isa pa akong pagkakamali na sana hindi niyo ulitin. Yun ay mag-battery. Mag-battery, oo. Kasi pag may battery ka, may cost din yung battery. Libre yung generation, di ba? Yung solar panel, 20 years mapakinabangan mo yan. So, pero kapag sinabi niyo 100 watts, 50 lang ata yung makikita mo, makukuha mo dyan. Based on real life, ano, yung mga nagsasabi na mas mataas, bigay nila yung number and tingnan nyo na kung totoo. Pero usually gusto lang yung makabenta ng panel sa inyo. And yung mga nagkamali naman, ayaw nilang aminin na magkamali sila. Gusto nilang patunayan na, pero hindi sila magpakita ng number. Yung presentation ko po, gusto ko enumerate yung mga number para ano, kasi ang energy, kung hindi kayo marunong magbilang ng energy, para kayo pumunta sa palengke, hindi kayo marunong magbilang ng pera. By tambak lang kung gaano kabigat yung coins and gaano kapal yung mga bills. Ngayon, kung magsasolar kayo, dapat marunong kayo magkwenta ng energy at saka ng watt hour, ganyan, amperes and watts. So, para kayo hindi kayo nagsusugal, alam niyo kung anong nangyayari talaga kasi most of the time, you are just curious. Mabuti naman yun, pero mas maganda pag hindi natin ulitin yung mali ko. So, ang problema sa battery, may depreciation cost ang battery. Yung solar panel, ang depreciation niyan, pwede mo i-divide in 20 years or 30 years, 25 years. So, insignificant. Ang battery, ang depreciation cost ng battery, ang laki. Although, pag minesure mo lahat ng energy storage na klase ng battery, yung cadmium, lead, lithium, yung lead acid, ang pinakamababa na price per kilowatt hour na storage ay lead acid, yung ginagamit natin sa sasakyan, ginagamit ng mga solar. Pero pag kinumpute mo, halimbawa bumili ka ng 3SM sa car, ang bili mo ay 3,000, ano yun, 70 ampere hour yun. I-multiply mo yung 70 ampere hour sa 12 volts, makikita mo kung ilang watts ang kaya niya ma-store. Less than 1, multiply natin. (clears throat) 70 ampere hour times 12 volts. 800.840 lang. Hindi kaya ng 1 kilowatt hour makastore yung ano, car battery na 3SM. Ang cost niya ay 3,000 peso. Pinakamura na yan. O 2,700. Yung pag natatawaran pa. Tapos ilang beses mo yan pwede i-charge, discharge. Lahat ng lead acid, pare-parehong chemistry yan. Kahit na enduro yan at saka ano, mas malakas lang yun mag-start. Pero ilang charge cycle ang kaya niyan? Mga 200, 300 to 600. Siguro mga mas mahal na, ano, mas high quality. Mga 600 charge-discharge cycles. Ibig sabihin niya, i-full discharge mo, i-full charge mo. Kaya every 3 years or 2 years or 5 years, kailangan natin magpalit ng battery na sakyan. Kasi yung start mo, under, it consumes charge cycles of the battery. So, sa 3,000 mong battery, i-divide mo by, halimbawa, ilan yung expected mong charge cycles? 500. Sabihin na natin 300. Di ibig sabihin, isang charge cycle mo ay, ano, 840.84 kilowatt hour lang. Di ba? Kasi yan, oh. So, kung lumalabas yan, parang 5 peso o ano, per charge-discharge cycle. Kasi yung 3,000 mo, i-divide mo by 300, hindi 10 piso. Tama ba? 3,000 over 300.
10 pesos, di ba? Kung 300 times mo lang yung pwede i-charge discharge bago masira, di mga 10 peso per charge discharge cycle, di ba? So, kasi pagka 300 mong charge discharge, hindi na magamit yung battery, mahina na o wala nang kwenta. Mas marami nang kinilalagay kaysa nakukuha. So, yun yung limitation. Merong depreciation cost ang lead acid battery, and standard na yan sa industry, nakalagay sa mga documents, parang $50 per kilowatt. $1 per kilowatt, sorry. 50 peso per kilowatt, or $1 per kilowatt. Kaya pag nagko-compute sila kung anong energy, dam, ano pang mga energy, geothermal, nuclear, battery na ganto. Pag tiningnan nila yung lead acid, nasa ang estimate ng mundo sa mga technology ngayon ay $1 per kilowatt hour. So, mga 50 peso. Actually, mahal yata 50. Kasi yung compute natin parang 10 peso lang eh. So, mas mura yung compute natin. Pero, magkano ang kilowatt hour sa Meralco? 10. Di ka na bumili ng 10,000 na solar panels. Di ka bumili ng charge ng grid tie inverter. Pero, 10 peso rin naman yun sa Meralco. So, kung totoo yung ini-estimate nila, hindi ko alam kung mali yung computation ko. Kung sa global, nakita ko kasi yung document eh. Kung talagang $1 per kilowatt hour yung lead acid battery na magaganda, eh, 50 peso per kilowatt hour storage pa lang yun. Hindi mo, yung libre mong generation, hindi mo na-compute. So, in short, mas matipid bumili ng kuryente sa Meralco kaysa kumuha ng libreng energy sa sun, gumastos ng solar panel, at gumastos every 2 years or 3 years ng battery. Battery pa lang, lugi ka na. Mas mura ang battery, ang Meralco, kasi walang battery. So, may sense lang ang solar panel with battery kung walang kuryente or papatay-patay, parang UPS. Ano ba, sa Mindoro, hindi maasahan ang kuryente o kaya kung saan man. Yan, ganyan. So, yun po, yun. Kaya ang ginagawa ng SM, ginagawa ng mga mall, grid tie inverter. Yung grid tie inverter, kino-convert niya yung DC na solar energy. Kino-convert niya, may microprocessor na nag-switch on and off. Tapos kinasaksak yung grid tie inverter sa grid, sasaksakan na 220. Tapos alam niyo ang rule sa electronics, kung saan mas mataas ang voltage, din manggagaling yung amperahe, di ba? Di ba, Sir Selvin? So tinataasan niya, minomonitor niya yung wave na binibigay ng Meralco. Tapos dahil kaya naman ng microprocessor na, ang bilis-bilis na, megahertz na, mura-mura pa lang. Tinitingnan niya yung 60 Hz kung tumataas o bumababa. At pag tumataas, tinataasan niya mas konti. Kinukuha niya yung energy dun sa solar. Kaya, mababawasan yung ikot ng kontador mo. Imbis na kukunin dun sa Meralco, dun kukunin sa solar mo. Kasi alam niya kung kailan tataas, kailan ibababa, ganyan. Tapos may protection naman yan, paano pag walang kuryente, magpuproduce ba yan? Siyempre, dahil minomonitor niya, pag wala siyang nakitang voltahe, hindi niya dadagdagan. Kaya may safe yung mga nag-aayos ng kuryente, kahit nakasaksak yung grid na inverter, meron niya tinatawag na island protection. Paano hindi matkuryente yung mga electrician. So, hindi magpuproduce kung walang 220. And wala rin kwenta yung grid tie inverter. Kung wala kuryente yung grid, wala rin yan, patay din yan. So, ganun lang po. Kung mali man yung compute ko, lugi pa rin. Yan ang explanation kung bakit ano. Pero yun nga, ang kita niya, ang brindi lang, hindi pakita, ang break-even niya, mga 8 years. 8 years. Break even pa lang, wala pang kita 'yun. Pero ang depreciation, ang compute naman ng depreciation mo sa panel mga 25 years. Kaya naman may battery ka, 2 taon lang 'yun, 3 taon. Lugi ka sa battery kaysa Meralco. Kung grid tie inverter 'yun, iwasan mo makidlatan 'yung mga grid tie inverter mo. May kaibigan ako sa doon. Meron siyang mga 6,000 watts na panels. Ang natitipid niya ay 6,000 peso per month. Pero ang bill niya ay 25,000 a month. So nagkukwentuhan kami tungkol sa grid tie inverter. Nasisira yung grid tie inverter niya sa overheat. So yun po ang mga curiosity sa solar panel. In short, mag-compute muna. Otherwise,
Uulitin niyo yung mga mali namin dati. Ayan po. Bye-bye.